Hello and welcome sa Our Collection Station. This is Our Collection and ngayon magkakaroon tayo ulit ng portion na... So pag-uusapan natin ngayon, okay, i-share ko naman sa inyo ngayon yung figure ng Hiya Toys na G.I. Joe na Storm Shadow. So sasabihin ko kung ano yung nagustuhan ko dun sa figure, ano yung hindi ko nagustuhan dun sa figure, tapos kayo, kung may mga comment din kayo or opinion regarding dun sa figure na to, pwede nyo ilagay dun sa comment section below. Pero before pala natin start, kung hindi pa pala kayo nakapag-subscribe sa channel ko, ano pa hinihintay ninyo, click nyo na yung subscribe button, click nyo na din yung bell notification button, like nyo na din yung video, tapos i-share nyo na din para makita ng iba yung video natin na to. So ito na yung figure. Kung gusto nyo pala mapanood yung review ng figure na to, ilalagay ko na lang yung link dun sa description dun sa baba. So ito yung figure na to, unang-una, gandang-ganda ako sa kanya sa details. Tignan nyo naman yung details na yan, no? So, tignan nyo naman yung tattoo. Yun nga lang pinagtataka ko talaga. Kung nakikita nyo yung picture dun sa box, ano yung mapapansin yung big difference? Yung sa box, wala siyang tattoo. Yan. Pero dito, meron siyang yung parang tuloy siyang yakuza na di ko maintindihan na puro tattoo. Yan. Pero yung pagkakagawa nila dun sa tattoo niya is maganda yung pagkakaprint. Maganda yung detail. Kitang-kita mo yung, ayan o, close up lang natin ha, ayan o, yung scale nung dragon, tapos ewan ko kung ano pa yung mga naka-image dyan eh. Kung alam nyo kung bakit ganyan yung ginawa nila dito, o kung may ganitong version si Storm Shadow, ilagay nyo dun sa comment section dun sa baba. Pero yun nga no, sa detail, kahit na napakaliit ng figure, 3.75 inches, ano siya eh, 1:18 na scale siya. Nagawa nila na napakaganda nung detail niya. Tignan niyo naman yung sa mukha, ayan oh, tignan niyo yung sa mask niya oh. Ayun oh, ganda oh. Tapos yung pinaka nagustuhan kong part talaga dito is yung ito yung sa arm niya. Yan. Dahil ang ganda nung pagkakagawa nila nung tattoo niya na nakapaikot talaga. Tapos tignan niyo yung sa ano niya, yung ano bang tawag diyan, yung palda. Yung parang yan, ito yung parang skirt. Yan, no? Hindi siya parang printed lang. Ano siya, may texture talaga siya. Yan, no? Ang ganda ng texture nyo. Eh, dito na lang sa likod para mas kita nyo. Ayan. Yan. Kaya sa details talaga, yun yung isa na nagustuhan ko talaga dito sa figure na ng Hiya Toys na Storm Shadow. Dahil talagang litaw na litaw yung details niya. Tapos yung dito nga eh, yung ayun o, pati yung abs niya, ayun o, nandiyan o, kitang-kita o. Yung lukot-lukot ng damit, ang ganda talaga. Tapos sa articulation naman, yun din yung isa ko pang nagustuhan sa kanya. Talagang, alam mo yon, ang galing ng pagkakagawa ni Hiya Toys dahil lahat ng articulation halos nandun. Kumbaga may bicep cut, double jointed yung elbows, double jointed yung knees. May upper thigh cut siya, tapos pwede nyo din tong i-pull down para mas lalawak yung range of motion niya. Tapos may yung sa abs, ayan, may nakakalingon-lingon na ganyan. Tapos yung sa upper, ano ba tawag dito? Upper chest, pwede nyo din siyang itaas. Kaya wide range of motion talaga yung magagawa niya. Kaya gandang-ganda ako. Tapos accessories din, talagang panalong-panalo yung si Hiya Toys na to. Kasi ang dami nilang accessories. Yung bow, ang ganda. Ayan, o, tignan nyo naman yung bow na yan and arrow. Tapos, yung kamay niya, pwede dinesign talaga yung isang kamay niya na panghawak ng arrow. Kaya pwede nyo maipose ng ganyan siya. Kaya sa poseability, madami kayong magagawa dito sa figure na to. Ayan, tapos yung mga arrow niya, tatlo yung arrow na kasama na natatanggal. Tapos yung sword niya, dalawa din. Tapos pwede nyo ikabit. Tapos ito pa yung dito, sa detail talaga, paulit-ulit ko sasabihin yung detail kasi ang galing talaga na pagkakagawa ni Hiya Toys. May tali siya dyan. Ayan, yung may shuriken siya, kaya lang hindi siya natatanggal. Mas maganda sana kung natatanggal. Pero okay na din, maganda na din yung design niya. Kaya sa detail talaga ng figure, kuhang-kuha nila yung... Tapos ito pa yung logo. Ito yata yung logo ng clan nila eh. Not sure ha. Comment na lang kayo dun sa baba. Tapos yan, yung belt niya, yung buckle, iba din yung kulay.
Tapos dito yung mga shin guards, yung knee pads, yan. Ang ganda talaga. Tapos dito yung sa arm, yung gauntlet ba yan, tawag dyan. Hindi ko alam eh. Pero ang ganda talaga. Tapos ang ganda din yung pagkaka-paint nila. Pero ang di ko lang nagustuhan dun sa figure is yung sa joints niya, halimbawa yung dito, pagpapalitan mo, tignan nyo ha, kung gano'n siya kaliit. Yan. Ganyan siya kaliit na pagka nagkamali ka ng hatak or binigla nyo siya, may chance na mabali yung ball peg. Pagka nabali yung ball peg na yan, wala, idikit mo na lang yung kamay niya. Yan. Tapos, yung isa pa na hindi ko nagustuhan is yung ball peg din sa ulo. Parang, alam mo yon, every time napapalitan mo siya, nasa risk na pwedeng ayoko na lang tanggalin dahil baka mamaya bigla ako mabali yung peg niya. Sayang. Ayoko. Sayang. Mahirap alisin eh. Pero ito, hindi nyo siya maikakabit ng isushoot nyo lang na ganyan. Kailangan nyo tanggalin yung head. Tapos, isushoot. Sige na nga, pagbigyan ko na nga kayo. Yeah. Ayan. Ayan. Pagka gusto nyo ikabit yung may hoodie siya, ito, ang kailangan nyo gawin is ipapasok nyo siya dito, tatanggalin nyo, tapos ipapasok nyo ng ganyan sa loob. Yan, medyo mahirap siyang gawin. One eternity later. Yan, medyo challenge siya talaga. Tapos kailangan isasakto nyo sa gitna para mag-fit siya dun sa, fit into place siya dun sa loob. Yan, ayan, so naipasok ko na. Tapos, ito pa ang problema sa kanya. Pagka nailagay nyo na siya doon, isushoot nyo na siya dito, hindi nyo na siya maitutulak ng todo pababa. Kasi, itong part na to, hindi na siya bababa. Kaya kumbaga, ang gagawin nyo na lang, parang nakapatong lang siyang ganyan. Ito pa pala yung ayaw ko din. Pagka nakabit mo na siya, tapos tatanggalin mo na siya ulit, ang hirap na niyang alisin. Pahirapan talaga, grabe. Sana mas ginawa man lang nilang mas madali yung... Oh boy. Feeling ko magagasgas na magagasgas yung sa ear side niya. Kasi tignan nyo, once na matanggal ko siya, wait lang ha. Kasi ito baka mamaya may tendency pa na maputol nyo pa to. Kasi ang hirap niya talagang alisin. Why oh why. Ayan. So tignan nyo ha. Dahil fit na fit siya dun sa loob, ayun, tignan nyo yung loob, oh. Ayun, may paint na siya nung, eto, dito sa part na to, tsaka yung sa tenga, ayan, sorry. So, eto, kung makikita nyo yung sa loob, may scratches na siya, o kumapit na yung paint, ayan, yung sa ulo, ayan, yung galing dyan. So, may tendency na maubos yung o magasgas na magasgas. Kaya yun din yung isa pa sa ayoko sa figure na to. All in all, sa articulation, sa detail, sa design, sa accessories, lahat siya gustong gusto ko. Tapos ang galing din nung sa bow kasi ang ginamit nila is string din talaga siya. Tapos pwede nyo din talagang gamitin yung ano niya, yung bow niya. Ingat lang kayo kasi baka mamaya mawala yung ito, yung arrow. Yan, yung mga arrow niya mawala. Tapos ingat lang din kayo dun sa arrow kasi baka mamaya biglang mabali. Tapos ang ganda din, ito yung base niya. May texture siya, tapos may weathering din. Para pagka may iba pa kayo na ganitong Hiya Toys na G.I. Joe, ayun, pwede nyo silang pagtabi-tabihin tapos may mga naka-action pose sila. So, na-share ko na yung thoughts ko at saka yung opinion ko regarding dito sa figure na to. Kayo, kung ano man yung thoughts nyo at saka yung opinion nyo, pwede nyo ilagay dun sa comment section sa baba. Tapos kung hindi pa din pala kayo nakasubscribe sa channel ko, ano pa hinihintay nyo? Click nyo na yung subscribe button, click nyo na yung bell notification button, like nyo na yung video, share nyo na sa mga friends nyo para madami pa yung makapanood ng mga reviews natin. Kung gusto nyo pa lang mapanood yung review ng figure na to, ilalagay ko yung link dun sa description dun sa baba. So again, thank you for watching, stay safe, see you next episode. This is our collection.